Hello mga kapatid, so usapang NFT ulit tayo. And again, this is Almundeng Gaming. And for this video, pag-uusapan natin tong Monsta Infinite ulit. And meron nga silang bagong news para sa atin guys. So ilalabas na nga nila itong Fortune Crate. Yes guys, so explain ko sa inyo kung ano yung mga ibig sabihin ng Fortune Crate and as well as kung ano yung mga pwede natin makuha dito. And kung kailan nga rin siya pwedeng i-release. So recently nga, nagkaroon nga tayo ng mga Battle of the Leaders doon nga sa pinakabago nilang game, which is yung Top War under ng Monsta Infinite. So meron akong previous video about doon and nagkaroon nga ng Battle of the Leaders. And ito yung mga leaders na to is naglaban-laban and kung sino yung mananalo sa kanila is magkakaroon ng mga rewards. So kasama na nga doon itong Fortune Crate. So ito nga yung dinistribute sa mga nanalo sa Battle of the Leaders. So congratulations sa inyo. And this time, since napamigay na nga to sa mga winners, pwede naman tayong ding magkaroon ng opportunity na magkaroon din ng Fortune Crate. Kaya sila nagkaroon dito ng pre-sale. Okay? So, ano nga ba tong Fortune Crate na to? So, ang Fortune Crate nga is part ng play-to-earn system nila, which each one can be opened to receive items or in-game reward. So, maraming ang klase yon. So, hindi nga natin to mabibenta sa marketplace. Okay? So, magra-run nga siya ng 12 ng October at 12 PM. GMT 0 siya. So, minus 8 nga yan sa oras ng Pilipinas. So, basically, hindi nga natin siya mabibenta sa marketplace. Pero, yung mga laman ng Fortune Crate is pwede nating magamit as tribute. Okay? So, pwede natin siya i-burn. So, tribute yung term nila dito sa burning mechanism nila. Or, pwede nilang gawin yung STT token, which is yung pinaka-governance token nga nila. So, yung tribute nga is yung system that allows user to offer their Fortune Crate items as tribute to Shani and receive STT for their sake sacrifice item. Okay? So, saan nga natin mabibili yung pre-sale ng Fortune Crate? So, meron nga silang news dito. Yan, ito. Fortune Crate pre-sale guide. So, dito ituturo sa atin kung paano yun. So, ang sabi nga rito, there's only 500 bundles available nga lang daw siya. And nakapeg nga siya sa BUSD. Okay? So, hindi governance token nila yung gagamitin natin pambili. BUSD. So, ang sabi nga rito, bakit nga BUSD? Kasi, magkakaroon sila ng parang third-party processor that purchase it to make it easier and even more convenient sa lahat ng user. So, hindi mo na kailangan mag-convert-convert para makabili ng Fortune Crate since BUSD nga is one of the stable coins na ginagamit ng lahat ng mga nagki-crypto. So, yung BUSD nga lang is para nga lang dito sa Fortune Crate, okay? Pero hindi naman ibig sabihin magbabago na yung STT token, which is yung parang pinaka-governance token nila. So, ito, click here for detailed video tutorial on YouTube, pero meron naman sila mga pictures dito. So, under nga rito sa pre-sale tab na nasa website nila. So, ito nga yung website nila sa Top War. May lalabas dito na pre-sale tab kapag nasa dashboard ka na ng marketplace nila. So, lalabas nga itong Fortune Crate na to and bukas na nga to. So, dito natin makikita kung magkano yung mga pricing nila and all that stuff. So, after nga nyan, kailangan mo lang i-authorize yung wallet natin para ma-accept natin yung terms and condition. And also, para makabili rin tayo ng Fortune Crate. So, after nga natin ma-authorize, i-confirm lang natin yung purchase na yan. So, syempre, kailangan mo ng MetaMask wallet, okay, na may BUSD na laman. So, ang gagawin mo lang is, i-click mo lang yung MetaMask mo, and then, i-scan mo lang tong QR code. So, after nun, purchase completed na nga siya. Yan. So, okay na nga yan. And, pwede ka nang bumalik sa homepage mo. So, ito yung mga things to note natin. So, please make the payment to the address within 15 minutes nga. So, if you made the payment and address after 15 minutes time frame, no refund will be made nga. So, if you successfully made the payment but failed to attain the Fortune Crate bundle, i-refund nga sa iyo yun ni MetaMask within 24 hours. So, make sure lang nabasahin natin yung terms and conditions. So, yun yung nasa 4. And yung 5 nga is do not make payment in one transfer. So, overpaying or splitting the payment into several payment will result to failed purchase. And syempre, hindi na nga natin marirefund yun. So, any loss of assets due to scam will not hold Monsta Infinite liable nga. So, make sure lang na mga hindi na-hack yung mga MetaMask wallet na gagamitin natin
pambili ng mga fortune crates natin. So, isa sa mga tanong, magagamit ba natin agad yung fortune crate? So, hindi pa raw. Ang sabi nga rito, ifo-focus pa lang nilang daw nila yung play turn aspect nila. So, right now. So, hindi pa natin magagamit yung item natin as tribute for STT sa next update. And we will reveal more nga lang daw after ng mga fortune crates na purchase. Okay, so paano natin bubuksan yung fortune crate? So, pwede natin gamitin yung rune words sa summoning feature. So, more details naman is ilalabas nila once na pwede na natin buksan yung mga fortune crates natin. So, mag-iiba nga raw ba yung price ng fortune crate? So, hindi na raw. So, yung fortune crate will remain the same. And guys, since 500 nga lang yung bundles na pwede natin bilhin, limited nga lang yung amount na pwede natin bilhin per wallet. So, one fortune crate lang per wallet. One month ta wallet. So, kung marami kang wallet, di pwede kang bumili ng multiple na fortune crate. So, every time nga na binubuksan natin yung mga fortune crate natin is nagkakaroon nga tayo ng items with different rarities nga. Okay? So, pwede yung common, uncommon, rare, epic, or legendary. So, yung mga items na yun can be used to gain advantages in tribute to receive STT token and also match 3 puzzle function in future game version. Since itong top 4 nga is one of their mini games, 'di ba? So magkakaroon pa sila ng mga updates regarding dun sa pinaka play turn nila as well as yung top 4 update na function na nga nila. So yung lang naman for now, so i-send ko yung link about dito sa pre-sale nila ng fortune crate para mas ma-updated tayo. And so also sumali din tayo sa mga channel nila like yung Telegram, Twitter, and yung mga Gitbook or Medium accounts nila para ma-access din natin yung mga latest updates nila. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat. Please like, share, and subscribe. Also hit the notification bell para lagi kang updated sa usapang NFT. And salid din tayo sa GCash giveaway natin. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat. God bless and I see you on the next video. Peace!